And guys, so welcome back sa ating new video. Ayan, so ganito ang background natin ngayon. And so for this video, pag-uusapan nga natin ang update and sa mga planning na mag-apply na or maghahanap ng teaching job dito sa Thailand. Ayan, so for this month, September 1, 2024. Ayan, so I've been in Thailand for 7 years already. And I've been teaching here for more than 6 years. And so, matagal na rin tayo nagtuturo dito at palipat-lipat na rin tayo ng schools. And so, I arrived here way back 2018, February 2018. And so, ang observation ko lang at that year, 2018 or before the pandemic, ang dami kong nakikitang posts na hiring. So, pinupost nila sa mga Facebook groups, mga foreigners, mga Pinoy lang. Ayan, so, may mga Filipino Facebook group din tayo dito sa Thailand. Ang daming nagpo-post, mga within a week, mga more than five ang post. So, parang mamimili ka na lang doon kung anong a-applyan mo kung naghahanap ka ng school, nalilipatan or a-applyan. And so, here comes the pandemic. Ayan, so nagka-pandemic. And then, yun na nga, parang na-observe ko, parang konti na lang ang nagpo-post ng naghahanap ng teacher. Sa kadami-dami siguro ng foreigners dito sa Thailand. Kasi hindi lang naman kasi Pinoy ang nagtuturo dito. May mga Moroccan, Nigerian, mga puti, like Australian, American, mga from England, mga dami, oo. Ang dami-dami nag-ano dito, kaya yung mga iba na rin, bumababa na rin yung parang sweldo natin, imbes na tumataas habang umaano yung panahon, parang bumababa pa. Kasi ngayon mga iba kasi is ina-accept nga nila yung mababang offer. Ayan. So, siyempre, pag no choice nga naman tayo, is i-accept naman talaga natin. Pero minsan yung mga employer, parang okay lang na in out yung mga foreigner teacher nila kasi sanay na sila. So parang yung mga bata, sanay na rin sila. So, siyempre may impact talaga yun sa mga student din. And so balik tayo sa hiring na pinag-uusapan natin. So sabi ko nga, konti na lang ang nagpo-post, siguro more on recommendation na lang ang ginagawa nila. And then kung may plano kayong pumunta dito, better na mag-apply kayo online, maghanap kayo ng school. And then kung may school na kayo, saka kayo pumunta dito. Ayan, so mga 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months before, mag-start na kayo mag-apply, mag-wait ng, mag-check, I mean, ng mga hiring dun sa Facebook page or sa mga website, kung saan man. Ayan, so may Google naman, i-Google nyo na lang doon. Ayan, so may nag-hire pa din naman ng mga school kahit na sa ibang country ka pa. Pero syempre kasi, before, hindi ganun ka-stricto yung requirements. Kaya parang mas easier before mag-hire ng foreigner sa kahit na sa ibang country. Pero ngayon, nag-iba na ang rules. For example na lang sa Pinas, kailangan mo pang ipa-authenticate yung documents mo. Dati hindi ganun ka-stricto, pero ngayon kailangan talaga. Kailangan at kailangan. Yun yung hassle sa school pag i-hire ka. Kasi syempre, for example, yung school mo, ang Philippine Embassy natin dito sa Thailand is nasa Bangkok. Yung school mo is, for example, nasa 5 hours or 6 hours away from Bangkok. Syempre, kailangan nilang ipa-authenticate yung mga kontrata, mga documents, tapos ipadala nila sa Pilipinas. So, yun yung hassle talaga, yung magpapa-authenticate. Dati, hindi na kailangan. Kahit isend na lang sa'yo yung documents. Parang hindi ganun ka-strict dati sa Pilipinas, pero naging strict na nga sila. Hindi ko rin alam kung bakit. Kaya, yun siguro ang isa. Pahirapan na rin ngayon ang apply ng Pinas to here. Siguro, pag may mag-a-assist sa'yo, better. Ayan, so, syempre, sabi ko nga kanina, balik tayo sa pinag-uusapan natin na konti na lang yung hiring dito. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta. Syempre, nasa inyo pa rin yung desisyon.
Parang sinasabi ko lang yung observation ko. Ayan. Observation ko lang to, ah. Ayan. Observation ko sa mga web, sa mga, I mean, sa mga Facebook page, especially doon. Kasi talaga dati, sunod-sunod yung mga hiring. So, ikaw talaga mamimili. Ngayon, wala. Parang 1 week, isa. Tapos, may nag-post mo. 30 pa ang nag-comment. Dami nyo. Oo. Ganun kadami talaga ang wala pang trabaho na naghahanap pa lang ng teaching job. Eh, ang pinaka maano kasing pag working permit ang target mo sa Thailand at maging legal ka talaga, kailangan mo maging teacher kasi mas mabilis yung process. Sa kumpanya naman kasi, mostly ang problema sa kumpanya is yung tax. Yun yung talagang pinaka main, mostly na problem ng ibang company, kaya hindi sila nakakapag-provide ng working permit sa mga foreign teachers ni ay foreign mga foreign workers nila. Ay, moving on na tayo sa teaching license. So sa Thailand, kailangan may teaching license din dito. Pwede kang kumuha ng temporary teaching license. So tatlong beses 'yun. One teaching license is for one school only. For example, na-hire ka dito ng isang school. So nag-apply yung school mo ng teaching license that is temporary, good for 2 years. Tapos hindi ka ni-renew. So paglilipat ka, bagong teaching license na naman. Ayan. So pangatlo, pang 3 times I mean lang na pwede kang mag-apply. Pero dapat pag for example ni-renew ka, 1 year mo pa lang sa school mo dito, dapat mag-apply ka ng permanent license mo. Pero yun nga, speaking of teaching license, nag-iba na sila ng rules ngayon. So may mga module na silang sinasabi. Ayan. So yung module na yan, kahit meron ka pang teaching license from in the Philippines, tapos pumunta ka dito, required pa din kumuha ng teaching license. Tapos hindi ganun nakadali ngayon ang mag-apply ng teaching license dito sa Thailand. Kaya mostly lahat din ng mga teachers dito sa Thailand affected. Lahat ng foreign teachers affected talaga sa pag-acquire ng permanent teaching license. Mas maganda kasi yung permanent kaysa sa temporary. Siyempre yung temporary, 3 beses ka lang pwede mag-apply. So dapat within sa first, second, so pari 2, 4, 6, so pari 6 years yun. So dapat talaga naka-apply ka ng permanent license mo sa pangalawa pa lang or sa first. Ang problema nga, pag hindi ka nga ni-renew, yun yung problema. Ayan. So may module, syempre may bayad din yung module na yan. So malalaman yun na lang pag pumunta kayo dito sa Thailand. Tapos ganun lang, parang yun ang nagiging hassle ngayon dito sa Thailand sa mga lahat ng teachers yung... especially pag nakakuha ka na ng temporary teaching license na 3 or nakatatlo ka na, kailangan mo talagang kumuha ng module, ikaw pa ang magbabayad. Grabe. Tapos kahit yung mga iba, sa mga nakikita kong post, kumuha sila ng units at saka may teaching license. Kailangan pa kasing ipareview yung mga TOR mo doon pag qualified kang mabigyan ng permanent teaching license. Pag hindi qualified yung mga documents mo or yung TOR mo or yung mga ganun-ganun mo documents, kailangan mong kumuha ng module is magbabayad ka. Oo. Parang ganun talaga yun talaga ang hassle dito kayo mga ibang teachers talaga din. Kahit mga ibang foreign teachers, lumilipat na sila sa ibang country. Yes. Yun na siguro yan. So, kung may mga questions kayo regarding dito sa Thailand about teaching, ganyan, pwede naman kayo mag-comment below. Thank you for watching. Bye.